Hi guys, how are you? Welcome to Coral TV. Okay, so in this video, I'm just going to share with you a short talk. Okay, so ayun. So why is it that people need to share the Word of God? Bakit natin kailangan i-share ang Word of God? Okay. Hindi, may pumupukpok. Shout out kay Kuya pumupukpok. Kasi guys, we need to share the Word of God kasi na-i-share nga natin yung, like for example, nakapanood tayo ng magandang movie, okay? Sasabihin mo sa mga kaibigan, uy, napanood ko sa sine yung ano, magandang pelikula ganito, panoorin nyo din, di ba? Nagagawa nga natin yun, di ba? Nagagawa nga natin yun na sasabihin mo, uy, panoorin mo yung ganito. Kasi maganda talaga yung pelikula na to, promise. Diba? Na-experience mo, napanood mo, nakita mo maganda. Okay? So, share mo. And then, ganito. May mga times din na nakakain ka sa isang restaurant. Sabihin mo, uy, ang sarap ng pagkain dun. Pre, dre, kumare, diba? Ang sarap ng pagkain dun. Puntahan nyo, masarap yung mga siniserve nilang food, diba? So, sinishare nyo, kinikwento nyo, dahil na-experience nyo, natikman nyo na masarap, okay? So, ganun din yung Word of God. Alam natin na yung Word of God, babasa natin, na-experience natin, at kapag tayo nag-connected, feel connected sa Panginoon, na-experience natin yung kapayapaan ng puso at isip na ibinibigay niya sa atin, diba? We experience the goodness of the Lord. Huwag na nating antayin na maka-experience tayo na sobra tayong may sakit. Saka natin i-share yung Word of God, diba? So, kaya nga sabi, diba, napakahirap na i-share yung Word of God ng isang tao na hindi niya talaga na-experience pa yun, okay? I-share natin yung Word of God habang malakas tayo. I-share natin yung Word of God kapag nararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Like for example, ito ha, example lang to. Galit ka sa anak mo kasi napakakulit, 'di ba? Napakakulit niya. Tapos mamaya naramdaman mo dahan-dahan na kumakalma ka kasi nga from time to time pinagpe-pray mo sa Panginoon na Lord, tulungan mo naman po ako na mapalaki ko yung anak ko nang maayos, na maging makita niya sa akin na nandiyan ka sa akin, na she is really loved, hindi siya castigated, 'di ba? Kasi bata nga. Hindi tayo perfect. We're not perfect human being. Nagkakamali tayo. From time to time, naiinis tayo, nagagalit tayo. Pero dahil nga nagiko-connect tayo sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin na perfect na tayo kaagad. It doesn't mean like that. It doesn't mean like that na you pray to the Lord every day and then you feel you're perfect. No, it's not. Diba? Hindi ganun yun eh. You get connected with the Lord, you pray to the Lord, you read the Bible every day, di ba? You pray ka ng Bible, hindi natin sinasabi na perfect na tayo kaagad. Pero dahil nga nag-get close tayo kay Lord, naaayos yung buhay natin, like what? Naiiwasan ang pagiging marites natin, di ba? Like, hindi tayo natutuon sa mga bagay na material na gusto ko nito, gusto ko ganyan. Gagawin ko lahat para makuha ko yung bagay na to kahit mali na yung paraan. So, ba diba, inilalayo tayo ng Panginoon sa mga bagay na ganun. Hindi na tayo nagiging materialistic. That's the bottom line talaga, guys. Hindi na tayo nagiging makamundo. Okay, ano yung magiging makamundo? Ano ba yung salitang mundo? Whatever you say, na nandyan sa paligid mo, okay? Nakita mo si ganito, may ganyan, naingit ka, ba diba? Yung inggit. Tanggalin sa puso yung inggit kasi matatanggalan tayo ng kapayapaan ng puso at isip. So what? Kapag na-experience mo si Lord sa buhay mo, makatuong ka na lang sa Kanya, pero hindi naman ibig sabihin nun, perfecto ka na kaagad. Diba? So ngayon, kapag nararanasan mo yung buhay na ganun, buhay na puno ng kasimplihan, diba? Puno ng kasimplihan. Anong sinasabi natin? Hindi tayo masyadong agresibo na achieve natin yung mga material thing, di ba? Hindi. So, our objective is to spread the Word of God from time to time. Kung ano yung naranasan natin kabutihan ng Panginoon, share na natin yun. Di ba? Sabihin natin, oh, try to, lalo na yung mga tao na nakikita natin na they want to be
to be guided, di ba? They want to be guided or they really need the guidance. Ganun. So what we're sharing from time to time, the word of God. Yun yung maganda dyan eh. Kasi yun naman talaga yung objective sa mundo, maging teacher daw eh, di ba? Pero we're not saying that we're perfect. Pero pag nararamdaman mo sa buhay mo na may Panginoon na gumagay, di ba? Ang sarap. Kasi bakit? Naiiwasan yung pag-aaway-away. Kapag pinapangibabaw natin ang ating pagmamahal sa Panginoon at ating pagmamahal sa kapwa, hindi tayo nakasentro sa sarili natin. Di ba? Kasi pag tayo nakasentro sa sarili natin, konting ano lang, ayoko makipaghalubilo kay ganito, kasi ganito, di ba? Nilalayo mo, kasi natatakot ka, baka utangan ka. Ganon yun eh. May mga case na ganon. Promise, sa mga mayayaman, takot sila makihalubilo sa mahihirap kasi iisipin nila, baka hihingian lang sila. Okay? So, yun nga sabi ng Panginoon. Napakahirap sa isang taong mayaman na sumunod sa Panginoon kasi nga ang dami nilang takot. Okay? Parang mas madali pa nga daw sa isang kamelyo na sumuot sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na sumunod sa Panginoon. Okay? Kasi nga, feeling nila, sobrang na nilang talino, sobrang na nilang galing, diba? So yun nga, kaya nga, sabi nga, mapalad ang mga taong mahihirap kasi lagi silang nakatutok sa Panginoon. Diba? Lagi silang humihingi ng pagpapala ng Diyos. Mas mahal ng Panginoon yung mga taong mahihirap. Okay? So, kaya nga hindi tayo masyadong mag-alala, 'di ba? Sa pang-araw-araw natin kung tayo naman ay huwag tayong mag-alala sa pang-araw-araw natin kung tayo naman ay laging tumatawag sa Panginoon kasi mas mahalaga nga daw tayo sa saan? Mas mahalaga tayo kesa sa mga sparrow. Alam niyo yung sparrow? Mayabang sparrow sa ano? Tagalog. Kasi yung mga sparrow nga hindi nagtatanim, hindi sila nag aani kahit ano, pero pinapakain sila ng Panginoon. So, ganun eh. Yun yung kagandahan na ma-experience mo sa buhay na mayroon kang Diyos kasi hindi ka masyadong takot. Hindi ka masyadong nag-aalala. Sabi, di ba, huwag mong masyadong alalahan yung future. Talagang papaunahin natin si Lord sa ating buhay. Di ba? Okay? So, ano yung magandang sharing word of ano ngayon? Ayun, ang ganda guys. O, parang ito, parang bless ako ni Lord para basahin ko to sa inyo. Sabi dito, but godliness with contentment is great gain. Yun yung napakaganda na yun ko sa inyo guys. Kapag nasentro na natin yung buhay natin sa Panginoon, hindi na tayo masyadong ambisyosa. Diba? For we brought nothing into this world and we take nothing out of it. Timothy 1 chapter 6 and the verse is 6 to 7. Okay? Perfect. Thank you. Praise the Lord. Okay? But godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into this world and we can take nothing out of it. Opo. Okay? So, salamat. I hope may natutunan kayo sa shinare ko today. Okay? Kaya nga mahalaga na i-share natin si Lord kasi maraming tao ang malalayo sa kapahamakan. Maraming tao ang malalayo sa pag-aaway-aaway. Maraming tao ang malalayo sa kamunduhan. Okay? Kasi ngayong panahon na to, parang natural na lang yung pag, alam mo yun, yung mga kabastusan, pagpo-post ng mga bastos sa social media, tawang-tawa pa tayo, sila pala ako hindi. Masama yung guys. It's really bad. Okay? Yung nagpo-post kayo ng mga malicious, like, diba yung mga organs ng ganito, tapos ginagawa natin subject sa mga ginagawa natin, ng mga like food, like whatever. It's bad talaga, sa totoo lang. May nakikita ko mga ganyan. But they don't know that it's bad, kaya parang okay lang sa kanila. But if we will be reading the Bible from time to time, we will be organized. Our life will be organized, okay? And thank you for watching. And I hope you would love to like, subscribe, and share. Bye.